Hi guys! Welcome to my channel again. Today, i-share ko naman sa inyo ang aking hotdog buns. And ito po ay napaka soft, fluffy, and sweet. Kasi yung ating pong sausage ay sweet. Yan. So, may dumampot na nung una kong na-sample. So, ito po yung pangalawa natin. It's very cottony. Yan. And then, kung gusto niyo po yung hindi siya nagdidikit-dikit, ilagay niyo po ng may gap sa isang malaking tray. Ayan po. So, napakatamis, napakasarap ng tinapay na to. So, ito po yung ating ingredients. Meron po akong 5 cups ng all-purpose flour, 3/4 cup ng sugar, 1 teaspoon of baking powder, 1 teaspoon of salt, and we have also lemon juice, 1 teaspoon ang ilalagay natin, 1 teaspoon vanilla, and also we have 1/4 of cup of melted butter, and 1 tablespoon and 1 teaspoon of yeast, pero yung ating butter natulog na po dahil sa lamig, so imi-melted ko po yan mamaya ulit. But first, atin munang painitin ang ating gatas. Ayan, we have 1 cup of fresh milk. Pwede nyo pong gamitin ng continuous milk. I-dilute mo sa 1 cup of water. And then, pwede rin po ang evaporated milk. Ayan, hindi po ako lang gumagamit kaya hindi ko nakakalimutan ko tuloy. Yan, pwede pong kahit ano pong liquid na milk. Kung anong available po sa inyo. This is a home cooking. So, home cooking means kung anong merong kasabay, siya mong gamitin. And then, kung wala ka talagang gatas, gawin mo, gumamit ka ng water, 1 cup of water, and then, lagyan mo ng powder milk. Ayan. So, mag-a-add din po tayo ng itlog. Dalawa po yan, pero yung isa pong egg yolk, gagawin natin pang brush ating bread mamaya. So, ito na yung milk ko, na-overheat siya. Kaya inilagay ko muna sa aking mixing bowl para medyo bumalik sa 115 degrees. Ayan. And then, yung aking kaserola, hinugasan ko kasi mayroon pa yung fresh milk. Sayang naman. Ayan. So, isa-set aside muna natin yan. And then, we're going to mix the dry ingredients. Ayan. Na-overheat po yung aking mas napainit po yung aking milk. So, dapat po kung mabantayan mo, 115 degrees. So, siya? Pagka siya, imimix mo muna ang iyong dry ingredients bago mo po ilagay sa iyong mixing bowl yung milk kasi lalamig na yun. Bababa ang temperature sa 115 pag inuna mo. Yung sa akin po, inuna ko lang siya kasi sobra ang init. Ayun po. And then, ito na yung ating dry ingredients. Make sure na hindi maglalandid yung salt dun sa iyong yeast. Kasi hindi po aalsa naman siya pero mabagal na. And then magkakaproblema ka na sa pagpapaalsa. So para ma-avoid mo yung mga ganung mga bagay-bagay, make sure na sa isang side mo lang ilagay yung yeast. And kapag nahalo mo na, pwede mo na siyang i-mix dyan. You just mix it very well. And by the way guys, sometimes, but depende po. Ang aking pong asukal, kasama ko lagi yan sa aking wet ingredients. So, ito ilalagay muna natin yung ating sugar. Room temperature na po yung, 115 degrees na po yung ating milk. Ayan. So, lagay ko yung sugar natin and then yung ating butter, vanilla, and also the egg. And imimix lang natin yan. Na-melted ko na po yung aking butter. Ang hirap pong gumawa ng may butter this time kasi winter, maya't maya siya natutulog. Mapabayaan mo lang, especially pag naipatong mo sa may tiles, alam po natin yung mga tiles, ang lamig-lamig niya. So, iyan po. Kaya, dapat last mo yan i-melted. Kaya lang, siya mainit. But anyway, we find ways, right? So, iyan po yung ating eggs. Akin pong itatabi po natin yung isang egg yolk. And may kaunti rin naman puti. And then, dadagdagan po natin yan ng 2 kutsara na agad fresh milk mamaya. Ibibit natin and pambrush natin sa ating bread. So, yan. Yun ang lagay ko na po yung aking 1 tablespoon ng lemon juice. Ay, yung lemon juice po is optional.
na ano ko lang na parang ang puti-puti ng loob ng bread pag merong kaunting lemon. Ayun po. Na-discover ko lang yan. Nung po ako'y gumawa ng, minsan gumawa ako ng steam bun. And ito pong, okay, mamaya ko na lang sabihin. Gumawa ako ng steam bun and then I put some lemon and then ang puti-puti niya. So, from that time, naglalagay na po ako ng lemon sa aking bread. Palaka medyo nakakaputi namang kaunti. Pero kaunting-kaunti lang po. Kung wala ka pong lemon, ang gamitin mo po ay yung white distilled vinegar. Ayun. So, pwede mo po itong ilagay sa iyong mixer kung ayaw mo magka-muscles or kung gusto mo naman mag-exercise, gawin mo yung ginagawa ko. 2 piraso ng chopstick and yan lang po. Papawisan ka na kung summer. Pero ngayon, winter, kahit pa 2 beses ako magganyang giniginaw pa rin. Ayan, dubli-dubli po ang damit natin, naka-jacket, naka-medyas. So, ayan, it's winter time. And then, lagyan na natin yan sa counter. And ating mamasahin na natin ang hanggang sa ma-mix lang yung ingredients niya. Kailangan po, hindi pa po mix ang ingredients na. So, imamasa natin and then atin siyang papapahingay natin ng 20 minutes. As usual, ganun po tayo magawa ng tinapay. And then, bago po natin i-final ng kneading. Ayan. So, anyway, it's not the first time na panoodin niyo ako gagawa ng tinapay. And I think, kung lagi kang nanonood, alam mo na yung aking process. Rest for 20 minutes, di ba? Para maging mabait-bait yung dough. Ayan. So, ganun. So, just put in the counter. On your counter. Ayan. Ay, by the way, ang hirap guys talagang ano ako, nahihirapan talaga ako mag-edit kasi dahil sa time, yung time na ganito talagang singit-singit ko lang yan sa aking oras. Paputol-putol, kaunti, kaputol mamaya, kaputol bukas, ganun. So, but I'm trying very hard na maging talagang makapag-edit po para magkaroon tayo ng video. Ayan. So, kaya yung cellphone ko yung aking storage niya. Lagi nagre-reklamo, punong-puno po ng video, pero hindi naman po ma-edit. So, most of the time, yung mga short na video ko po, na aking i-upload sana nang hindi na ipipremiere, ay aking pong dinidelete yun. Kasi, hindi po ako makapag-save hanggat hindi ako mag-delete ng ilang video. Yun po. So, nag-i-struggle din tayo. It's not easy naman. Especially yung ginagawa ko, it's a serious job. Hindi po ano lang. Hindi lang po display cooking. It's a job. So kaya medyo struggling ako sa pag edit at sa pag-upload, but I'm trying my best. So masa-masa lang po natin. And, yeah, I don't know bakit ako nagpapaliwanag sa inyo. I just don't know. It's a tiring day. I'm doing my best. So, rest it for 20 minutes. Ayan. Cover with, pwedeng wet towel. And then, ayoko pong maglaban ng towel, kaya wet paper towel na lang ginamit ko. Ina-attack rin po tayo ng katamad-tamadan minsan. Yan. So, after 20 minutes, ayan na po. Napakabait na niyang masahin. Masuno rin na po yan. So, kaya, ito muna ang ating bowl. Yan, lalagyan muna natin ng mga kalahating kutsara na cooking oil, olive oil, and then para po ilalagay natin ito doon para paalsahin. Ayan. So, yan. Madali na po yan na mamasahin natin. Oops, malambot. Yan. So, kaunting, huwag mong i-spray yan ng harina ang iyong dough because it has enough. More than enough. So, hindi mo na kailangan dagdagan. Takal na takal po ang harina niyan. So, huwag mong i-spray yan ng harina ang iyong dough. Doon ka maglagay sa table ng kaunting-kaunti. Para lang Pero kung kaya mo na magmasa na kahit na dumidikit, huwag mo nang dagdagan. Kasi lang po yan dumidikit lang yan kasi hindi pa siya ready. Kapag siya po ready na, hindi na po siya didikit. Kaya yung aking technique, rest for 20 minutes.
Kita nyo naman after 20 minutes, hindi na siya dumidikit. Ayan, at malambot na siya. So, yung pong pagpapahinga mo ng 20 minutes, nakakabawas po sa pagpapalaki ng muscles. Kasi less time pag sa pag ninidig. Ayan. Pero kung ikaw naman po ay nahihirapan na hindi mo paborito ang mag-knead ng bread, ilagay mo sa iyong mixer, wala nang problema. Ako lang kasi po ang tamad kung gumamit ng mixer. Kasi yung mixer ko nandun sa ilalim, bubuhatin ko yun, tapos ang daming hugasan. So, kaya mas gusto ko na lang yung ganito. Kasi, ako naman gumagawa ng lahat. Kaya, ako ang humahanap ng paraan. So, mas okay na sa akin na ginagamit ganito ang pagmamasak. Yan. Kapag po pinindot mo at madali siyang bumalik, ibig sabihin ready. Pero pag pinindot mo at ang tagal bumalik nung pinindutan mo, masahin mo pa dahil hindi pa yung ready. Ayan. So, ganyan lang po. And then, yung mga technique and tips po natin, kung gusto niyo pong matuto, lalo na kung ikaw ay halimbawa, gusto mong mag-aral na mag-bake kahit pandesal, pambenta mo, pwedeng-pwede ka po, yan po, pwede po yung dunay yan sa pandesal. Kaya lang po, pag commercial at ibibenta mo, ang gagamitin mo ay huwag butter. Ang gamitin, kuhanin mo yung measurement ko, pero ang gamitin mo ay water lang, walang fresh milk kung ibibenta. And then medyo dagdagan mo ng kaunti ang sugar kasi pagbibenta gusto nila matamis. And then huwag mong lagyan ng vanilla, huwag mong lagyan ng lemon kasi extra expenses 'yun. And then, syempre, yung asin hindi pwedeng mawawala pag ikaw'y nagbe-bake. And then, huwag kang gagamit ng butter. Ang gagamitin mo ay lard. Ayan po. Ang basic na pandesal, ang ingredients niya lang ay harina. Natural harina. Tapos, yung pong harina, yeast, sugar, kaunting asin, yung lard, ayan lang po, tsaka tubig. Wala pong powder milk, wala pong nothing. Ayun lang po ang basic lima. Yun lang po ang basic sa pandesal pag ibebenta mo. Pero kung sa bahay naman, ito po yung pambahay talaga. Ayan. Tapos ipunch mo yan. Napaalsa ko yan po ng 2 hours. Then after 2 hours, nilagay ko po siya sa refrigerator for overnight. And then inilabas ko ng umaga for 3 hours para bumalik yung kanyang temperature na room temperature kasi malamig pag galing yan sa refrigerator. So, yan po. And then, ito pong doon na to, gagawa ko dyan ng 4 na klaseng tinapay. Unang-una yung ating hotdog buns. Ang pangalawa po, donut. Ang pangatlo, bami, yung Vietnamese sandwich baguette. Baguettes, Vietnamese baguettes or bami, yan. And also, gagawa ko ng, tiga-anim lang yan, 6 na piraso na steam bun or steam bread. Ayan po. So, kasi 5 cups of flour. Almost 1 kilo yan. So, kaya po, marami akong gagawin tinapay. Hindi po normal ako gumagawa ng ganyang kadami. So, normally 2.5 cups, ganun lang po. Pero dahil marami akong gagawin, hati-hatiin ko yan. So, kaya imi-measure, makita nyo, titimbangin ko yan ngayon kasi normally hindi ako nagtitimbang-timbang, diba? Kasi kailangan ko siyang hati-hatiin sa 4 na klaseng tinapay. And yung ibang steam bun, bread yan sa kanila. Pero yung donut po sa parang na-miss ko yung donut talaga eh. So, yan. Meron po kasi nagpaturo sa akin kung paano gumawa ng donut. And then, very successful naman po yung pagkatuturo ko sa kanya. And then, tuwan-tuwa. I'm so happy po pagka yung tinuruan ko ay maganda ang nagawa. And then, yun. Nung nakita ko na yung nagawa niyang donut na may sugar, nag-cravings ako, gumawa din ako. Talaga pong tinuruan ko po online, naka-online po. So,
Hindi po kami naka-video cam kasi wala po silang signal na hindi po pwedeng mag-video. So, online lang po na nagtuturo. So, yun po. Ginagawa ko lang naman po yun pag yung nakikiusap ang tao. Hindi naman po talaga ako, wala naman po ako masyadong time sa ganyan na magtuturo pa ng ano. Kahit po noon pa mga nagdaang, may nagpapaturo. Mayroon ako mga naturuan gagawa ng pizza, yung mga ganyan. So, hinahati lang sa oras yun, isinisingit lang. So, I'm just so happy. Pagka po yung tinuturoan ko, talagang natututo, and then, successful yung kanilang mga ginagawa. Ayun po. And, well, I will say, I'm so proud. Yes, kasi may natututo sa akin. Kaya, ayan. Kaya po, pag ang dami kong paliwanag, pag ako gumagawa ng nagluluto, kasi gusto ko na kung manunood ka, medyo magkaroon ka ng idea. And, kasi yung pong mga ingredients na ginagamit ko, mga natural ingredients, pero marami naman pong alternatives. Ang gagawin mo lang, kukuhanin mo lang yung idea, kukuhanin mo lang yung recipe, and then kung anong meron ko sa bahay, or kung gusto mong mag-ingredients ng important na ingredients, mamahal na ingredients, yun ang substitute mo. Ganun. Yun ang alternatives mo. Kung ayaw mo ng mga ingredients ko dahil mga mumurahin or hindi pang social, so, use your own ingredients. And yan, this guys, I have 6 jumbo sausage, guys. And, of course, gusto ko pong maging parang yung Pilipino taste ba? Kaya ano po ito yung binili kong hotdog na ito. Alam nyo na kung ano yan. Sa kulay na pula niya yan. Alam nyo na kung anong hotdog pangalan yan. And then, masarap naman siya. Juicy daw siya. Pero ang hindi ko lang gusto sa kanya matamis. And also, hindi ko alam kung ano yung bakit. Ano siya kumukulay siya sa tinapa yung pula niya. Parang maraming food color naman itong sausage na to. Kasi namumula yung, pati yung aking cheese, namula sa loob ng bread. Yun. So, medyo nagulat din yung aking pinakain dito. Sabi, ha? Why so red? Ayun. So, kaya, I just wanna try na yung ating ingredients pa. So, yun. Kaya normally po kasi ang ginagamit ko, yung local na dito, yung hotdog dito, medyo pula ng kaunti yun, medyo pink yun, kasi itong sobrang pula nito. Hindi po yun humahawa sa tinapay. Tsaka yun, medyo payat. Ito ang taba-taba nito, tapos yan pati yung cheese ko po, hindi mo na makita kasi nagkulay pula silang lahat. Medyo hindi masyado akong masaya dun sa kulay na pula. Pero yung bread ko naman is very successful niyan at napaka floppy and then soft. Kita nyo naman. So, yun. Ang hindi ko lang masyadong naging yung ating hotdog po. So, yun yung iniisip ko, okay ba yan sa mga bata? Parang parang kasing may food color eh. Ayun lang. Medyo ako doon. Medyo na-overwhelm ako doon. Parang parang sobra naman ang kanilang food color. Parang ganun. Hindi ko alam kung food color yun o ba. Kung meron po kayong alam kung ano yung pulang yan, sobrang pulang na humahawa. Bumili pa naman ako ng extra kasi gagamitin ko rin sa pagluluto ng isa pang Filipino food. Baka mamumula na naman yun. Kasi gusto ko kasi pag ako iluluto ng Filipino food, yung Filipino ingredients, di ba? So, yun. Kaya, Pero itong hotdog bun, it's my buns. It's nobody's recipe. Yan. And then, yan po pa, yung mga sinishare ko na mga recipe, yan po is my own recipe. Ayan. So, magaling po ako nag-iisip ako ng mga niluluto. And then, yun na nga, as I always say, pagka pumasa, na-approvean, edi ibig sabihin, successful yung aking recipe. So, sinishare ko. Kaya yung mga recipe ko po, itry nyo. Kasi alam po, hindi nyo pa natatry yan. Kasi, it's my recipe, of course. Ayun po.
And then, maraming marami pa po akong ibabahagi sa inyong recipe. And then, napakalaki ng aking notebook. Para na nga siyang libro eh. Napakalaki. So, marami pa pong recipe. And then, ako kasi pagka meron akong naisip, nalutuin, na parang pag inisip ko na pwede kong i-mix and match, susulat ko yan. And then, pag ako yung nakompleto ko ang ingredients, itatry kong lutuin. And then, pag masarap, na-aproban, ililista ko na yun sa aking listahan. Ganun po. Para maluluto ulit sa susunod. Parang ganun. Kasi pag ikaw po itagaluto, ang hirap din. Kasi hindi ka pwedeng mag-serve ng same food every day. You must think of different food kung anong ipapakain mo sa kanila. Kasi hindi sila pwedeng tanungin. Pag tinanong mo, you cook and I eat. Ganyan. So, wala po. Parang, hindi ka nagtanong. O kaya naman, kunyari, tinanong mo, anong gusto nyo kainin? Titingala pa yan, ha? Ano kayang kakainin ko? Tapos, pagtingin niya sa'yo, ikaw nang bahala. Yun, ganun. Parang nagtanong ka pa, di ba? Yun po. So, ayan. Ituloy lang natin ang pag-roll ng ating hotdog buns. Yan. And this, making this bread, guys, is really fun. Gustong-gusto ko yung pagbibilot and then paglalagay ng maraming cheese. And by the way, guys, I'm a cheese lady. Paborito ko po ang cheese. Minsan yung cheese, dinudukot ko lang po sa refrigerator at pinapapak ko. Sina kong kinakain-kain pag ako imidyan gustong merienda o ano. Siya ko na lang po ano. Tsaka pag ako mayroong monay, pipitas lang ako ng isang cheese na ano, yung slice na cheese. And then, lalagay ko sa muna. Eh, yun na, ready na yun. Merienda ko na ganun. Mahilig ako sa cheese. Oh, yan. Nakita nyo naman, guys. Ang dali-daling gumawa. Oh, yan, oh. Yari na. Yan. And then, atin po siyang tatakpan. Cover with cling wrap. And then, yung cling wrap natin, lalagyan natin ng harina. Para po hindi kumapit. Ayan. Dito sa sa ibabaw, lagyan natin ng harina. And then, ititurn natin. Binaliktad ko pa talaga. Ayan. So, lalagyan po natin ng harina para hindi siya. Pero ipapagpag mo yan, ha? Hindi mo yan ilalagay ng ganyan. Ipagpag mo lang. Yeah, kasi ayoko po siyang lalagyan ng oil. Pwede mo siyang i-brush ng oil, pero ayoko kasi ibabrush ko po ng milk mamaya, ng egg and milk yung ating bread. Yan. And then towel as usual. Yan. So, napakaganda po niyan mamaya pag umalsa na. Kasi jumbo. Jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Kaya mo. Kumanta pa si Lola. Grabe. Ayan. Masaya lang pong masayang mag-create ng recipe, masayang mag-bake. Ayan. But, siyempre, if you love what you're doing, siyempre, masaya ka. Pero kapag napilitan ka lang gawin, hindi ka talaga magiging masaya. You must love what you're doing para maging happy ka. Ganun. So, yan. And then, ibabrush po natin siya ng ating egg mixture. Yung ating egg na itinabi kanina, isang egg yolk. Tapos, nilagyan natin ng 2 kutsara na fresh milk. And then, babatihin natin at siya natin ibabrush dyan para po, pag naluto, maganda ang buhay. Ay, maganda ang kulay. Makintab-kintab. And also, pagkalabas po niya sa oven, yung mainit na mainit pa, ibrush mo na siya ng butter. Para makintab, kintab. Parang yung face ko, ganun kakintab pag bagong, pag nagluluto ako. Yan, ganyan. And hindi po ito, guys, ito pong ating kagaya na sinabi ko kanina, po sila, yung side niya, mapupunit siya kasi dikit-dikit sila. So, kung ayaw niyo po ng dikit-dikit at gusto niyo ibuo yung inyong tinapay, hotdog bread ay buo, paghiwa-hiwalayin mo sa isang malapad na tray. Hiwa-hiwalay para hindi po sila mapupunit ang side. Ito,
pag kinuha mo yung tinapay mamaya pagluto na mapupunit yung side, pero we don't mind po kasi yan ang style namin dito sa bahay. Yan po. So yan, itry daw, hindi po makatiis. Mayroon pong tao diyan sa tabi-tabi. Siyempre po, ini-edit ko, tinatanggal ko sila. Tinatanggal ko ang mga kamay. Kanya-kanya ng dutdutan. Yan, kanila daw yan. So, ipakita ko muna. Oh, ito na po. Ito na ang sa atin, guys. As usual, ito yung natitira. Yan ang ating ano. Yan ang ating bibidyo-bidyo. Yan, very, parang cotton po. And then, yan po, tingnan niyo ang loob niya ay maputi. Pero yung pinakaano niya mapula kasi dahil pula ang sausage. Ayan po. So, thank you guys for watching. And ipakikita ko rin po sa inyo ang kung paano ko, kasi bali po yung aking ano, hotdog. Bali po meron ako na akong ano, dalawang tray. So, tingnan nyo po yung may pula-pula. Yun ang ayaw ko lang. Pero, yung tinapay natin, napakaganda po. Yan, para siyang cotton at puting-puti. So, yan po ang nagagawa ng lemon. And very soft. And yung very soft and parang bulak po siya, ang texture ay dahil po ng overnight ang kanyang frothing or yung kanyang fermentation. Long hour ng fermentation, maganda ang tinapay. So, yan po. Individually, binabalot ko ng plastic wrap. And then, ilalagay ko po siya sa freezer. And then, pagkakainin sa almusal, ilalagay ko sa vegetable area. Aalisin ko sa freezer. At sa umaga, babalutin ko po yan sa aluminum foil. Ipapasok ko sa oven. And, okay na. May breakfast ka na. Fresh na bread. So, huwag pong ipuprosin ang leftover. Kung magpuprosin po, dapat yung fresh ang ipuprosin mo. Thank you guys for watching. Have a good night. God bless.